Guys, magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa Basic GSM. Ngayong araw po na to ay may gagawin po tayong Huawei P10. Huawei P10. Check po natin kung ano yung pinaka model number niya sa baba. Huawei P10. Then, nasan po muna natin yung ating gagamiting lente. Huawei, ayan, nakalagay, sakto, ayan, Huawei model BTR, ayan, BTR L29 po, so, kita nyo po, Huawei BTR L29, ayan, so, ito po ay P10, Huawei P10 po. Tama ba? Oo, Huawei P10 na tato. Huawei P10. So, ang nagiging problema po niya, base dun sa kwento nung base po dun sa kwento ng owner, lumobo daw po ang battery nito. So, ang ginawa nila, pinapalitan nila ng battery. Nagamit naman po nila after na mapalitan ng battery. Tapos, mga makailang buwan daw po, ito na ang nangyari. So, open po natin ha. Para ma-observe natin. So, ayan po. Ayan po. Nagpapatay buhay na po siya. So, yan na po ang problema niya. Kapapalit lang po ng battery nito, nitong 2021 po ah. Ngayon po, year 2021, nasa month po tayo ng December 2021. So, kapapalit lang po, mga ilang buwan lang daw po itong battery na ito. Ilang buwan pa lang. So, ang gagawin po natin, ganito po. Ayan. Pagkatapos po niyang magganon-ganon, paglabas po nung lalabas po yan, yung parang recovery, i-recovery na tinatawag. Lalabas yung i-recovery. So, ang gagawin po natin dyan, magre-reboot po tayo, yung reboot na tinatawag o restart. Pero gagamit naman po tayo ng charger. Gamit po tayo ng charger ngayon. Kung mapapansin nyo po, pakita ko po sa inyo, no? Kung mapapansin nyo po, ang taas pa nung level ng battery. Ang taas pa po nung capacity ng battery. Siguro po, nasa 90% pa po yan. 90%. So, mag-restart po ulit tayo. Ha? Isa pa po, reboot pa po. Reboot natin. So, wakan lang po natin. Ayan. Tignan po natin kung anong mangyayari. Ano po? Ito tayo mag-reboot o restart. Ayan. So, bali ang sabi po nung owner nito ay pina-check na daw po nila to. At ang sabi daw po sa kanila nung technician ay kailangan na daw pong magpalit ng board. Dahil ang sabi po nung technician, board daw po ang papalitan. Ayan po. Ayan, nakahang na naman po siyang ganyan. Ayan, namatay na naman. Pumasok na naman po uli doon sa e-recovery. Kung mapapansin nyo, parang aakalain nyo na itong volume ang may problema kasi parang dumidiin yung volume. Wala pong problema sa volume. Kung nakikita nyo po, sa volume down, na ibababa po ng maayos. Sa volume up, na ibababa din, na itataas din naman po ng maayos. So, ngayon po, magre-reboot po ulit tayo. Try naman po natin isaksak yung charger natin. Ano po? Saksak po natin yung charger. Then, click po natin yung reboot. Observe lang po natin ha.
po natin kung makakatulong po yung charger na makapasok tayo dun sa menu na tinatawag. So yan, hintayin lang po natin ha. Hintayin lang po. Inobserbahan pa po natin yung cellphone kung ano po yung dapat natin gawin. Po, i-observe natin, then ito troubleshoot po natin kapag ka, nakita na po natin na hindi po umuubra sa charger. Pumasok na naman po uli. Pumasok na naman siya sa i-recovery mode. So, ang gagawin po natin ngayon, so naka-charge po yun. Oh. Mapapansin nyo po, may kidlat po. Ano? May kidlat sa gitna ng pinaka-battery icon. Ibig sabihin, may charge siya, nagcha-charge. So, shutdown po natin. Shutdown. Hintayin lang po natin mag-open ulit yung, yan. So, na-detect niya po yung charger. Lumabas yung kidlat na icon niya. Then, ayan po, makikita nyo, 93% pa po siya, 93%. So alin ano po sa tingin niyo yung problema niya? Ang sa tingin ko po, base dun sa kwento nung owner nito, nung nagpapalit lang po sila ng battery, nagkaganito makailang buwan. Possible pwedeng sa program, pwede rin po yung na tama rin po yung pwedeng tama rin po yung sinabi nung isang technician na pinagpa-checkan nila dito na ang problema niya ay board. So nagkakaroon na ng error sa board. Pero sa akin po, ang gusto ko po munang i-check ay yung battery po. So bubuksan po natin ngayon to para i-check po natin yung battery. So tanggalin po muna natin to. Ngayon, check po natin yung battery niya. So, magdadagdag po tayo ng ilaw. Yan po. So, dagdag po tayo ng ilaw. Ngayon po, umpisahan na po natin yung pagtatanggal po sa battery. So, ginagamit po dito yung parang pastar na ganyan. Opo, parang sa yung screw ng iPhone. Same po nung screw ng iPhone yung screw na ginamit dito. Hindi ko po alam yung eksaktong tawag dun sa size ng screw. Ayan po. Then, sa pagbubukas naman po, gagamit tayo ng blade. Mapuro lang po na blade. Ano? Madalas po kasi yan ang ginagamit ko. Tapos, ano lang natin sa gilid. Oh, suksok po natin yung talim ng blade doon sa gilid. Then, iangat po natin. Angat. Yan. Angat po natin yan. Yan. Oops, angat. Nakalimutan po natin na tanggalin yung SIM tray. So, tanggalin po muna natin. Tanggalin po muna natin yung SIM tray. Tayo ng panundot. Yan. So, tanggalin po natin yung SIM tray. Then, tuloy po natin yung pagbakla sa kanya. Hindi po siya ganun kahirap tanggalin. Siguro dahil na dati na itong nabuksan kaya hindi na ganun kahirap tanggalin. So ayan po. Ang charging niya po ay type C. Mapapansin niyo. Then tatanggalin po natin yung kanyang ito, switch po 'yan, connection ng switch. Ito po. Ayan. Ayan. Then tabi lang po natin 'to dito sa gilid. Ngayon, tanggalin po natin yung mga dapat nating tanggalin na screw.
Checkin po natin yung battery, ano po. Battery. Checkin natin yung battery niya. Yan po kasi yung una kong chine-check kapag ka may nakikita po akong ganyang klase ng error, yung namamatay, nagpapaulit-ulit ang mabuhay, pero wala namang kinalaman sa volume up at volume down. Kasi minsan yung volume up at ang volume down na nagpapapunta dun sa cellphone, na pumunta dun sa ano, recovery mode. Kita nyo po, every time na bubuksan natin siya, pumapasok siya sa recovery mode. So tingpong yan po, tanggalin po muna natin yan, disconnect natin yung yan, disconnect din po natin tong yan. Yung flex na yan. Kung mapapansin nyo po, ano, bago pa po. Bago pa po yung kanyang battery. Mapapansin nyo po. May makikita kayong sticker. 2021. 612. So, bago pa po yung sticker na nakalagay. May isa pang sticker dito. Nakalagay naman 2020. 2020. Manufacturing date niya meron. 2020-603. So kung ibabase mo ito mula nung sa manufacturing date niya, 2020-6 or 3. Aba, January, February, March. March pa po ng 2020. Di naka isang taon na po siya. Mahigit na po. Isang taon at kalahati na po yung tanda ng battery. Bagamat bago pa po siyang nagamit. So, parang lumalabas. Old stock siya. May pagkakataon po kasi yung mga Huawei na battery, hindi po ganun kagaganda ang klase. Totoo lang. Maraming lumulobong Huawei na battery. Marami pong lumulobong Huawei na battery. So, angat po natin yan. Angat po natin ito. Ang gagawin po dyan, madalas ko pong ginagawa kapag ganito. Teka po, angatin po muna natin yung battery, ha. Ayan po. Tapos tabi po muna natin tong kanyang framing. So ayan po. Napakagaan. Napakagaan po nung battery, ano? Parang ampaw ang laman. Hindi kagaya po nung mga battery na masasabi na purong ano, battery silang laman. Sa kanya napakagaan. So ang gagawin ko po dito, may terminal po akong hihinangin sa loob. Susubukan ko po na gawin yun, ano po. May hihinangin akong terminal sa loob. Kung hindi naman po, ang gagawin ko, magmo-modify po ako ng battery. Kukunin ko yung, hahanap ako ng pinaka itong circuit niya na ganito. Ito, may circuit po kasi yan dyan na board na para sa battery. Ikakabit ko po sa iba. Baka po kasi ang nagiging problema yung cell na. Napakagaan po eh. Bagamat nasa 90% pa po ang laman niya, hindi siya makapagtuloy na mag-boot, yung po ang nakikita ko. Kaya pumapasok siya dun sa i-recovery. So, tara, try po natin. Kung sakali po ah. Buksan po natin yan.
po natin. Yan. Yan po. Then, buksan po natin pa ganyan. Yan. Tanggalin po muna natin yan. So, kung nakikita nyo po, may circuit board po siyang maliit doon yung battery. So, ang gagawin po natin, itong hinang niya, itong hinang na yan, i-re-resolder po natin ulit yan. Ano po? Susubukan po natin. May pagkakataon po kasi, humihina yung mga hinang na yan, yung daloy ng kuryente o yung pwersa niya, na para makasapat doon sa board ng phone, para mabuhay siya ng maayos, nare-reduce yung pinaka-pwersa po nitong mga terminal na yung positive, negative. Yun po ang gagawin natin ngayon. Mayroon po tayo dito panghinang yan. Linisin lang po natin yung tip. Sandali lang po, linisin ko lang yung tip. Yan. Bago natin gamitin. Po. Sensya na kayo sa panghinang ko talagang. Medyo hindi na maganda yung tip. Then gagamit tayo ng hinangin po natin yan. So, nire-resolder ko po yung ano, no? Hindi siya bumibitaw. So, yan lang po. Dadaanan lang po natin siya ng tingga sa mga gilid niya. Itong kabila. Itong kabila umangat siya itong isa ayaw. Yan. Itong kabila ayaw mag-ano eh. Ayaw niyang umangat. Umangat ang tigas. Tigas nitong kabila, ayaw umangat. Napapansin niyo po, ayaw. Ayaw niyang umangat. Yan. Yan. Nasiksik na po natin siya. Yan. Tanggalin natin. Tanggalin natin sa ibabaw yung natirang. Dali lang po ah. Yan po yung ginagawa kong madalas kapag ka nagkakaroon po ng ganong problema. May time ito ang nagiging problema eh. Pero ang ipinapakitang symptoms, malilito kayo. Dahil ang makikita nyo sintomas niya, parang related sa program ang problema. Pero yun pala, may pagkakataon po na sa battery lang pala nagmumula. Kasi ang pinagbasihan ko po dito ay base po dun sa kwento nung may-ari, nung unang pinagawa po yung cellphone, na ang sabi ay battery lang po ang una nilang pinalitan. Then after po nun, magamit nila ng ilang
ng ilang buwan, eh nagkaganyan na daw po. Ibalot po ulit natin kung paano na ibalot kanina. Mabalutin lang po natin ng gaya ng pagkakabalot kanina. Yan, balik lang po natin yung balot. Yan. Balot kanina. Ayan. So, ayan po. Nabalot na po ulit natin. So, yun lang po muna ang ginawa natin sa kanya. Then, i-testing po natin ngayon kung magkakaroon ng ibang resulta. Sana magkaroon ng magandang resulta. Ano po? Masyadong madikit itong mga rubber adhesive na ito. Ito po, sobrang dikit niyan. Rubber adhesive. So, hindi po natin masyadong ibabaon pagkakadikit. Unahin po muna natin to. Ayan. Yung dalawang flex, main flex na connector din. Saka po natin. Ayan itong. Ayan, sa battery. So ngayon po na nailapat na po natin siya. Nandito po kasi yung connection ng switch. So kailangan po natin ikabit ito. Ikabit po muna natin to din. Observe natin kung mabubuhay po siya ng maayos. Ayan. So, bahagya lang po natin ilagay. Ayan. Bahagya lang po. Medyo. Sensya na po kayo at masyadong ano po yung kamay ko ngayon. Kakahugas ko lang ng kamay eh. Checkin po natin. Sana po ay may magandang resulta. Yan. Open. Yan po. Sana po ay mag-open na siya. Ayun po. Kung napansin nyo po, ano, nag-Huawei na agad. Nag-Huawei na po agad. Ano po? Oh. Kita nyo po. Kita nyo po. Hindi po ba? Basta, palagi nyo pong tatandaan. Kung ano po yung huling kung ano po yung huling ginawa dun sa phone. So dun po ako palagi nagbabase ng nagiging problema niya. Kung ang huling ginalaw sa phone ay battery, pinalitan ay battery, pinalitan ay LCD bago po nagkaganon na parang malilito kayo kanina na ang nangyari sa kanya ay naghahang sa logo tapos pupunta po dun siya. Papasok na siya kaagad dun sa tinatawag na e-recovery. So ngayon po, maayos siyang nagbukas. After po natin gawin yung sa battery. Ang ginawa po natin dun, ang tawag, nire-resolder po yung battery terminal ng positive-negative. So na, marami pong pagkakataon na yun lang po ang problema ng cellphone. Pero, minsan, ang unang pumapasok sa isip ng technician, ang nagiging problema niya kaagad,
ay program. Ganun din po sa akin. Minsan, nakikita ko kagad parang program ang nagiging problema. Pero kailangan tanungin nyo muna yung owner ng phone kung ano yung mga nangyari sa kanya bago yung error. Kung may pinapalitan po ba, kung may ginawa, o ano. So, kung makikita nyo po ngayon, maayos na po siya. Check po natin yung about phone niya para makita nyo po yung eksaktong device name. Ayan po. So, ang device name niya po ay Huawei P10. So, liwanagan natin para mas makita nyo pa. Ayan po. Huawei P10. Ano po? Tapos, ang kanyang model ay ang model po niya ay yan, BTR L29. So, kung ma-encounter nyo po ito, ah, ang Android version naman po niya ay Android version, saan yun? Ito, Android version. Yan. Android version 9 po. Ano po? Android version 9. Ang RAM niya ay 4 gig. Internal storage 64. Malaki pa. Ang laki pa ng pre-storage niya. Halos ano pa? 53. 53.1% pa po. Yung kanyang gig ng free space. So, kung napa... Ang, ngayon po, ang gagawin natin, may isa pa pong sinabi yung owner na may time nga daw po, di bubukas. Di bubukas po, papasok sa menu, ganyan. Papasok sa menu. May time na papasok sa menu, ganyan. Tapos, pag nag-restart naman daw po, pag nag-restart, so, subukan nating mag-restart, ayan po. Pinatawag na restart. Yung power at saka restart. Pag nag-restart naman daw po, papasok na naman daw po dun sa parang i-recovery na yun. So, check po natin kung papasok na naman. Kung papasok pa po ba siya dun sa i-recovery. Check po natin siya ngayon. So, dun pa lang po, dun sa boot na yun, yung second boot niya yun ng Huawei, tapos tutunog, alam mo na, napapasok siya dun sa pinaka-menu niya. Kasi pag hindi po tumunog yun, mamaya-maya magre-restart na siya. Ibig sabihin po nun, may nagkakaroon siya ng problema sa pagbo-boot. So, okay po, ano? Ulit po, isa pa. Gagawin naman po natin, ipa-power off naman po natin, ano? Power off natin. Power off. Power off naman po natin. Tignan natin kung babalik pa rin yung i-recovery na pagpapasok siya doon sa i-recovery. Kung maghahang pa rin pa ba siya sa logo ng sa logo ng ano, Huawei. Ayan po. So, pina-power off na po natin, buhayin po ulit. Success po uli. Maayos po uli yung cellphone. So, palagay ko po, stable na ito. Hindi na ito babalik dun sa dati niyang sakit na pumapasok sa i-recovery. So, yan po ang nakita natin sa kanya na problema po. Ayan. So, ngayon po, gagawin natin, ibabalik na lang po natin, ano?
pipix na natin siya. Power off ko lang po muna, ibalik ko yung mga screw. Ibalik ko lang po yung mga screw. Konting tips at idea dun sa ginawa po natin ng ngayon na Huawei P10. Huawei P10 po. So, sasarado na po natin. Lock na po natin. Slide lang po natin paloob. Yan. Pag nai-clip na po natin dun sa taas, slide lang po natin paloob para lumubog naman po yung baba. Then, tsaka po natin hagudin na ADN. Ayan po. Ayan. Then, ibalik po natin itong tornilyo. Meron pa po akong isang na-encounter. Maikwento ko sa inyo. Hindi ko lang po na-document. Na-encounter ko po yung Oppo naman. Maikwento ko sa inyo. Oppo naman na na-encounter ko nun. Na dinala sa akin, naghahang. Hang nang hang, tapos mamamatay. Mamamatay. Tapos maglologo. Tapos maya-maya, mamamatay na naman. Tapos minsan naman, papasok sa menu. Tapos maya-maya, maghahang na naman siya. Ganun po ang nangyayari na symptoms niya. Yun po yung pinapakita na symptoms. So, itinry ko rin po yung mga ginawa natin na sinubukan ko po yun sa battery, ni-resolder ko, nag-try po ako ng ibang battery, ganun pa rin. Aba eh, nung makita-kita ko po nung huli, ang nagbibigay problema po pala sa kanya at nagpapahang ay yung tinatawag na memory card. Memory card po ang nagbibigay ng problema sa kanya. So, nung tinanggal ko lang yung memory card, abay, ang dami ko nang pinagkakalikot sa loob eh. Tinignan-tignan ko na, wala naman ako makita ang pinanggagalingan ng problema. Nirefresh ko na rin yung program nun. Nung tinanggal ko yung SD card niya, abay, nawala po yung paghahang. Tinesting ko yung SD card dun sa ibang cellphone, gumagana. Pero dun po sa mismong phone, nadidetect po pero hindi nababasa. Parang doon siya nagkaroon ng problema. Na pag nakita nyo, aakalain nyo na program din ang problema o battery. Yung pala, ang problema niya ay SD card lang. Yan po, ay tip ko pa po sa inyo yan. Baka po ma-encounter nyo yan. So, buhayin po na muna muna natin to. Ano po? Buhayin po muna natin ulit. Tignan natin kung nagbago po ba. Teka. Yan. Tignan natin. Baka bumalik po yung dating sakit niya. Tignan po natin. After nating mailagay yung back cover at saka yung kanyang laman na SD card. Check po natin. So kanina po hindi tayo makapasok dito kung natatandaan nyo dun sa unang part ng video natin. Hindi po tayo makapasok dito
sa menu. Namamatay po ka agad siya at papasok siya dun sa tinatawag na i-recovery mode. So ngayon po, wala na po tayong nakikitang ganun. Maayos na po siya. So guys, sana po ay may nakuha kayong tips and ideas kung paano nyo po pwedeng i-troubleshoot yung mga cellphone nyo. Pwedeng ganito po ang paraan ng pagtutroubleshoot. Kung sakaling makikita nyo po yung mga symptoms na ipinakita kanina natin dun sa part, sa unang part ng video. So hanggang dito na lang po yung video natin. At sana po ay may nakuha kayong tips. Muli po, maraming salamat sa panonood. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell natin para updated po kayo dun sa mga susunod pa nating mga videos na pwedeng makatulong o makapagbigay ng tips and ideas dun sa mga problema nyo sa phone. Guys, maraming salamat po at nawa po'y gabayan tayo ng ating Diyos. Hanggang sa muli. Paalam po. Bye-bye. God bless po. God bless.